China is always extending its hand to us, yung pagkakamay sa atin, but its left hand is doing another thing. Ako personally, I find it very hard to trust the Chinese government. Mga idol at kabayan, ayon sa isang senador ng bansa, dapat huwag magtiwala ng lubusan sa China dahil ilang beses nang ipinakita ng China ang totoo nilang kulay at pakay sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa ni Senator JV Ejercito, bago mapag-usapan ang joint oil at gas exploration ng China at Pilipinas, dapat munang igalang ng China ang teritoryo ng bansa at duda rin ang senador sa pagiging kapagkaibigan ng China sa Pilipinas dahil ilang beses na rin itong nasubukan. Halimbawa na lang noong nangyaring insidente sa Pag-asa Island na ikinagalit ng mga Pilipino. Sa ibang balita naman, matapos pumasok ng isang barkong pandigma ng Amerika sa Taiwan Strait, isang eroplano na naman ng Estados Unidos ang lumipad ng sobrang lapit sa China. China, walang nagawa. 24 na C-17 Globemaster ng Amerika ang sunod-sunod na pinalipad upang ipakita ang kanilang air power sa mga bansang gustong kumalaban sa Amerika. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Hindi dapat maging dihado sa China ang Pilipinas sa planong ipagpatuloy ang pag-uusap sa joint exploration sa oil and gas sa West Philippine Sea. Sa parayam, sinabi ni Senator JV Ejercito na nahihirapan siyang magtiwala sa gobyerno ng China at hiniling na magpakita muna ng sinseridad sa pagresolba sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ejercito na mahirap tanggapin ang salita ng China dahil hindi ito nagpakita ng paggalang sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. As long as it will be beneficial to both, hindi yung lalamang na naman sila, no? Sorry, pero we have to be wary, no? Kasi before we adjourn, China is always extending its hand to us, yung pagkakamay sa atin, but its left hand is doing another thing. They always claim that we are friends, that we are allies, partners, but on the other hand, they keep on encroaching and on our territorial waters, no? Nag-extend na. In fact, yung po dun sa ano ay yung mga ni-reclaim nila is or ano na fully operational na as a military base. Para sa akin, they have to show sincerity first and regain our trust. Ako personally, I find it very hard to trust the Chinese government. Hindi naman ako ganun sa mga Chino, no. It's just the government that's very difficult to trust. Kasi parang hindi sila nagsasabi ng totoo. Sa ibang balita naman, China nalusutan ng Amerika. Naku, matapos pumasok ng isang barkong pandigma ng Amerika sa Taiwan Strait, China, wala na namang nagawa sa Amerika. Isang eroplano ng Amerika ang pumasok malapit sa airspace ng China sa Yellow Sea at East China Sea. Isang United States Air Force RC-135V reconnaissance aircraft ang lumipad nang napakalapit sa China. Ito ay pagpapakita ng Amerika na kung kayang bulihin ng China ang mga karatig bansa ito sa Asia, kayang-kaya din itong gawin ng Amerika sa kanila. Nito ay 5 ng Disyembre taong 2023, isang pambihirang pagpapalipad ng US Air Force ng kanilang mga dambuhalang eroplano ay isinagawa. Ang US Air Force ay pinalipad ng sunod-sunod ang 24 na C-17 Globemaster 3 upang ipakita ang kanilang air power at superiority sa loob ng maikling sandali lamang. Ang pagsasanay na ito ay tiyak na gugulat sa mga bansang tulad ng China na kapag kinalaban nila ang Amerika, tiyak na may kalalagyan sila. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.